Magandang araw mga idol. Ako po si Patrick Joby Locora sa pagkukontrol ng moisture sa ating mga hinahandang manok. Yung moisture is very important sa lahat yan. Importante talaga yan sa manok natin. Kasi kung kulang naman sa moisture, nasisira yung manok. May tendency na mag-dry up siya. May tendency na makikita mo yung balahibo nila, nag-fly away na. Tapos minsan namumutla. Pag sobrang matubig na naman, during competition, pag sobra yung moisture, wala namang cutting yung manok. So, hindi naman sa pwede natin na malayo pa, tanggalan na natin ng moisture. Hindi naman pwede ganun. So, during competition lang talaga yung control na para sa akin, mga idol. Meron tayong dalawang klase ng moisture. Yung isa, on first, yung intake moisture, yun yung dinadry out natin sa during laban. Yan yung ginagawa natin na ginagawa namin na linalabas namin during fight. Ang second moisture is outer moisture yung tawag ko doon na pinapahamugan natin yung manok para ma-refresh po sila. Pero maikli lang yung process noon unlike doon sa intake moisture. Yung intake moisture medyo mahaba-haba yung proseso bago natin siya tanggalin. Importante po yun lahat. Kasi hindi naman po pwede na malayo pa tanggalin mo na yung moisture. May tendency yung manok mawawala yung cutting. Hindi naman pwede, kailangan kung ikaw yung handler sa during laban, pag nakita mo na medyo sluggish, medyo basa yung tae, yan po yung tinatawag natin na sobra yung moisture. Pag ganun yung ipot ng manok, yan, may tendency na kailangan mo na talaga i-dry out yun siya during competition. Ako mga idol, nagko-control na ako ng moisture 3 days. 3 days na ako nagko-control. Tapos meron naman yung kanya-kanyang style. Marami tayong mga handler na iba-iba yung diskarte pagdating sa moisture. So yung ginagawa ko, 3 days before, doon na ako nag-limit ng moisture. Tapos, sa oras ng laban, doon na ako nag-iipit ng moisture. Kasabay ng pag-control ko ng moisture, 3 days before, nagbibigay na ako ng Calvex sa after meal sa hapon. Kasi yun yung ginagamit ko dahil wala akong nakikita na sinisira niya yung kinokontrol mo na moisture. Kasi merong ibang gamot sa experience ko na tumutuyo yung katawan. Kaya doon na lang ako sa hindi niya sinisira, at least ako yung nagko-control ng sitwasyon sa during competition. Calvex is complete na po yun, vitamin EDE. So, mas maganda talaga pag masigla yung manok natin during competition. Yung mga sign ng kulang ng moisture yung manok, yung nagfa-fly away, tapos yung nag-hold ng moisture. Kasi sa experience ko, pag kulang na yung moisture sa katawan, yung nasa loob ng katawan ng moisture, ipipigil nila. Hindi na nila ilalabas yun. Iho-hold na yun nila. Yun yung tinatawag natin na nag-hold na yung manok. So, yan, dyan papasok yung outer moisture. Pwede ka mag-spray, pwede ka magpahamog sa labas para ilabas niya yung nasa loob. Magtatai yun siya kaagad ng basa. So, yun yung mga experiences ko na naranasan ko about doon pag ipit ng moisture at saka kulang sa moisture. Pag mataas yung moisture, yung manok natin, una, yung bake nila, nakanganga, hingal sila ng hingal, buka yung pakpak, tapos yung palo niya sluggish. So yun yung tendency at saka matagal sang gisingin sa oras ng competition. Yung experience ko dun sa aircon, para sa akin, isa sang sistema na nagbibigay ng moisture sa manok. So yung cycle sa manok, pag naka-aircon ka, yung manok tatae ng basa ng tatae ng basa. Yan yung tinatawag natin na umiihi sila. Yan yung moisture na intake na sa loob ng katawan nila. Pag malamig yung environment, ilalabas nila ng ilalabas.
kasi hindi sila makakaranas ng init. So parang ninuloko lang namin yung ginagawa, malamig yung environment, pero wala kang binibigay na intake moisture dun sa manok. So yung tendency niya, iihiin niya ng ihi. So para sa akin, kaya sinasabi nila na yung manok nagda-dry out daw sa pagmalakas yung aircon. Pero para sa akin, nagda-dry out siya dahil umiihi siya na ilalabas niya lahat kung anong meron sa loob, ilabas niya na nang ilalabas. So ganun yung proseso ng paggamit ng aircon. So may iba na naman, gagamitin nila yung tamang-tama lang yung lamig, tapos sa loob ng kulungan, may takip na tela, sealed yun, tinatabunan. So mainit pa rin dun sa loob. So may tendency na naman, masuffocate naman yung manok sa loob. So tayo na handler mismo, tayo mga idol, yung pag nandun sa competition, yung nakakaalam nun, tayo nagkocontrol ng temperatura ng manok. So pwede kang lumakas sa aircon kung kailangan. Pero kung hindi naman kailangan, pwede dun sa tamang-tama lang. Actually, pag handler ka, kailangan flexible ka. May aircon man o wala. So kailangan mo siyang gawa ng paraan. So ako, pag may aircon, pag sa sitwasyon na basa yung manok ko, so every 2 hours, dinadrop ko yung manok sa aircon. So ganun yung style ko. Para i-drain out ko siya, ilabas niya ng ilabas kung ano yung meron siya sa loob. So lakasan ko talaga yung aircon na yun. Pag kung wala naman aircon, limited yung droppings ko. Kasi may tendency na ma-dehydrate din siya nang dahil lang sa init. So ganun yung sistema. So tayo yung nag-a-adjust. Adjust tayo sa droppings. So yun malang yung possible na matutuyo yung manok eh. Na kung nagko-cooperate yung manok, na tumatay siya, so may tendency mabilis sa matuyo. Pero kung mabagal siya magtay, na hinuhold niya yung moisture, impossible siya matuyo.